Inanod naman ang katakot-takot na basura sa mga lansangan kasabay ng pagtaas ng baha at nagkaroon din ng ilang aksidente. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa lakas ng buhos ng ulan, halos mag-zero visibility na sa mga kalsada sa buong magdamag. Peligroso para sa mga motorista, tulad na lang ng AUV na ito na sumampa na sa Center Island sa Valenzuela. Nagtulong-tulong pa ang mga responding MMDA at ilang lalaki para buhati ng sasakyan, pero di nila ito kinaya. Malakas sobrang ulan kanina, nagkaroon ng pag yung bangko, yung loob. Balakid din sa kalsadang ito sa Marula sa mga sako-sakong basurang lumutang, inanod hanggang sa gitna ng kalsada at humarang sa mga sasakyang gustong dumaan. May nagmagandang loob na damputin ang malalaking plastic bag pero kumalat na rin ang basurang laman ito. Sa Binyan, Laguna, rumagasa rin sa magdamag ang bahang may anod ding mga basura. Gumamit na rin ng bangka ang isang lalaki para maihatid ang kanyang pamangkin sa trabaho. Hindi siya pwedeng umabsin eh. Pagputok ng liwanag, kanya-kanyang dampot ang ilang residente ng mga naglulutang ang basura. Wala namang magawa mga pedestrians sa Ortigas Avenue sa Pasig kundi suungin ang baha. Pati kasi sidewalk, inabot na ng tubig. Marami rin commuter ang naghihintay ng masasakyan. Tumaas din ang baha sa kahabaan ng Arpapa sa Maynila. Sa drainage kung saan dadaloy sana ang baha, bumubulwak ang tubig. Kinaumagahan, madalang ang dumadaan sa kalsada, maliban sa malalaking sasakyan. Meron din mga sasakyang nagmakasakali kahit maabot na ng tubig ang kanilang hood. Yun nga lang, hindi ito kinaya ng sasakyang ito na tinulak na lang para maialis sa baha. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.